sabot kanin nga sa tiyanan, Davao ra gyud sa makit-an. Kay pansin no, Davao ra gyud ba no? Di naman puli sa Cebu. Ana puli sa Cebu. Ay nagpuli gyud sa at habang kami papunta pa lang sa maya bukid ng Katalonan Grande ay napag-usapan po namin dito nga uri ng sasakyan kung saan ay makikita ko lamang dito sa Davao City. Di ko to nakita sa Kamenilaan kahit sa ang parte ng Luzon. Masakit mag-tikap no? Tikap siya. Nayo na lagi. Naik dagoy. Van lang. Mm. Le, mura, kung multi-cab ka itong minivan, gato, multi-cab gito. Minivan. Ano siya? Oh. Lahit naman yung donggod, yung ano? Yeah. Simot. Oo. So kanin siya, kamo na lang nag-anay, nag-customize. Oh. Dahil nga ako ay nakukyutan at napapamangha dito sa sasakyan na to, kung tawagin la is every, dito lang sa Davao to makikita. Hindi ko pa siya nakita sa may bandang Calabar Zone or even Central Luzon or NCR. So yun nga po, no, bali pupunta po kasi kami ng bukid kasi meron akong titinan na lugar para sa ating future business. So ngayon, napag-usapan po namin yung distansya, pati yung layo. Actually, ang layo naman talaga sa Davao, hindi naman malayo siya in distance pero madala na siyang marating gawa ng hindi traffic. Isa to sa pinaka-ideal na puntahan ko na lugar kasi yun nga, malamig, malayo siya sa city, sa proper area. Tapos yun, bali urbanized, semi-urbanized na rin ang Katalonan Grande gawa ng marami na rin siya mga grocery stores. Sa Prince mga kilometro. Lahi ang skyline o Katalonan parehas lang? Ang Katalonan, nabuo na siya ng lugar. Mm. Na siya, mo siya patawag district. Katalonan Grande. Amurang district, ganawa. Mm. Katalonan district. Ang skyline, ang sentro. Mm. Ang skyline, subdivision, maguna. Pinakaunang subdivision. Ah, maunang siya ang sikat. Oh, skyline. Mm. Motong sentro dito, na amua dito ra sa buwan. Ah. Sa siya nga barangay, ang barangay ang tawan. Katalunan. Naalala ko lang 2009 election period po yun during campaign ng mga Nograles kasi si Prospero Boy Nograles that time is lumaban siya against Mayor Indaisara Duterte sa pagka-mayor ng Davao. So ang laging sabi ng taga Nograles team is change is a must. Pero ang sabi naman ng mga Duterte is we don't need change because we already have the best. Which is I strongly agree na totoo yun. Kasi maganda na Davao nung araw yun, no? The fastest running city after Manila. Maraming mga napanood lang mga best awards hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. So yun, masasabi ko na the best na yun Davao. Pero in my surprise ngayon talagang mas gumanda pa, mas lumawak ang daan. Maraming nabago kaya di ko na masyadong kabisado yung lugar. Sao na nakain ako sa una, di ba may nanay ko na ng lugar na eh. Marag... Nausap na dalan ba? Nausap ang dalan, yan. Naghanag mga balay, mga commercial. Basta kina-shortcut na mo, pag matumig mental, triagi mo eh. Hindi mo nagpagulik na ni Papa sa una. Hmm. Matumig kay dalan. Naalala ko noon, kapag kadumadaan kami dito, wala kang iba makikita kundi mga kukunting bahay. Talagang literal talaga siya na bukid. Maraming mga punong kahoy. Malilim, maliit yung kalsada. Tapos ngayon, malawak na yung kalsada. Marami ng mga sasakyang dumadaan. Marami ng matawa mga tao makikita. Mga kabahayan at commercial spaces talaga siya. So nung araw, ito talaga ay literal na bukid talaga ang Katalonan Grande. Pero ngayon, ayun, medyo may nagbago na talaga. Ibig sabihin nun, progressive ang lugar. Mas marami ng tao nakatira. Grabe no, grabe yung mga tao, mga anak no. Dali kayo managa ng tao, dali kayo managa ng mga balay. Oh, departmental, di ba? Tama po. Lagi, oh, tangkawagi ko asaban. Ay, kawagi din sa una ba? Wala na yung kandala na. Ipiat ka na. Yan na yung mga kanda, mga pukas. Ngayon sa mga